Hello Aries! Kamusta kayo? Tignan natin kung anong meron dito sa iyong 4th week of June. So, long time no see. Kamusta kayong lahat? Sana kayo okay. So, before we start, kung hindi ka pa nakaka-subscribe dito sa ating channel, please don't forget to subscribe and pakitap na rin yung bell icon. So, yung mga may gusto dyan ng private reading, search nyo lang dito sa ating description box yung link at details, no? Paki-like and follow Purple Facebook page. Doon kayo mag-PM kung magbubuo kayo or mag-i-inquire. So again, this is a collective reading. Pwedeng mag-resonate sa'yo, pwede rin hindi. So tignan muna natin yung overall energy mo, Aries. Itong huling linggo ng June. Pagpasensyaan nyo na guys kung maingay sa background kasi umuulan dito. Okay? May mga maririnig kayong patak ng ulan. Regret? Wow. So, mukhang makakaranas ka ng regret. Baka makakaranas ka ng regret. No? Itong fourth week of June. Hindi ko alam kung ano yung pagmumulan na itong regret, pero mukhang merong ganyan na paparating sa'yo, no? Wow, ayan. May kulog kidlat pa, matching, guys. So, hindi ko alam kung sapat yung boses ko. Hindi ko na malakasan kasi ako'y ubos ang boses. O, baka meron kayong bagay na pagsisisihan ninyo later. Yan. Pwedeng yan yung meaning nitong regret eh. Mature woman. Uy, so baka may person na tutulong sa'yo, no? Kung sino man itong mature woman na to. And main male. So, ito si person mo. Pwedeng ikaw to, Aries. Pwedeng si person mo. Okay? So, at dito sa pagitan ninyo ng mature woman and main male is may false person ka. So, alam nyo na para sa mga datihan dito sa King Channel, no? Makailang beses na nating napag-uusapan to si false person. So, ibig sabihin niyan, para dun sa mga bago dito, no? Merong someone na hindi truthful sa inyo dyan sa paligid ninyo. Na may encounter nyo siguro itong susunod na week or basta itong last week ng June. Okay? So, kung sino man to, fake person yan. Kumbaga, kung may fake news, may fake person. Okay? So, saan mo na niloloko ka niyan or nagpapanggap siya sa'yo or sinungaling, hindi siya nagsasabi ng totoo or maganda yung facade niya, outer, pero sa loob, meron palang hindi magandang tinatago sa'yo. Okay? So, yan. Mature woman, nabanggit ko kanina. Pwedeng kamag-anak, pwedeng hindi. Sama na pwedeng tumulong sa'yo sa sitwasyon mo. Okay? So, humihingi ka man ng assistance or hindi, pwedeng meron tutulong sa'yo pag nangailangan ka or basta merong mag-extend ng assistance sa iyo, no? Pwedeng ano, in a form of advice, pwedeng hindi naman pera, guys. So, ayan. Tingnan natin yung love life mo. Itong 4th week of June. Nakikita ba lahat? Yan. Magkasya. Sisiksikin ko na lang, guys, para magkasya sila lahat. So, Aries, ano kaya meron sa love life mo itong 4th week? Give your relationship a chance. O, yung iba dyan, pagbibigyan yung litong person na to. No? So, sa tingin ko, love wins. Para dun sa iba sa inyo dito. So, pwedeng, yung iba, ayaw nyo na, pero pwedeng magbago isip nyo. Okay? So, yung iba dito, pwedeng bibigyan nyo pa ng another chance tong person na to. Pero yung iba sa inyo, hindi na talaga. Kumbaga, kunin nyo yung ano yung nagre-resonate para sa inyo, guys. So, yung iba dito, pwedeng bibigyan nila ng chance yung relationship nyo once more. Pwedeng yung iba ayaw na. Tapos na, okay?
Axe. O, oh, diba? Yung iba dito, ano na eh. Tapos na para sa inyo. Kasi ayan, oh, may axe. So, pwedeng yung iba, pag-iisipan nyo pa kung pagbibigyan nyo ng chance sa tong person na to or hindi na. Pero para sa iba sa inyo, tatapusin nyo na talaga. Okay? Playfulness. Laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. O, yan. Love is the greatest healer daw. Okay? Baka yung iba sa inyo, kailangan nyo lang i-change yung mood, parang i-shift yung energy nitong relationship niyo. Baka kailangan nyo lang, ano, yan, sinasabi dito, pwedeng laughter lang yung kailangan nyo, or kailangan nyo lang lumabas, have fun together. So, yan. Pwedeng ano lang yung minsan, ano, parang naisip ko dito, minsan mag-focus din tayo dun sa mga maliliit na bagay na nane-neglect natin sa mga relasyon natin. Kasi pwedeng masyado kayong fixated dun sa mga big deal lang, yung mga malalaking bagay lang na nakakaligtaan na yung mga simpleng bagay lang. Kagaya nun, yung sabay kayong kumain, nanonood kayo ng Netflix, yung mga ganun, mga simpleng ano lang, gesture, pero yun yung, minsan yun yung nagpapalakas sa relationship natin eh. Kumbaga yung mga maliliit na bagay, pag inipon mo yan, yan yung mga, yan yung, nagiging malaki din yan, kumbaga, same din sa mga negative. So, ayan, yung mga, diba, maliliit na bagay na ginagawa nyo na hindi maganda sa isa't isa, naiipon din yun. So, mamimili na lang kayo. Ano ba yung ipunin nyo? Yung maliliit na bagay na maganda o yung pangit about your relationship? So, choice nyo yan. Ayan na, maingay na ulan. So, pasensyaan nyo na po yung ano ko ngayon, kung maingay, yung setup ko. Wala po akong paraan para mapatahimik yung ulan. Okay, so nakita ko merong ano dito, pagbabago when it comes to financial, no? Itong last week of June nyo, so optimistic yung card ninyo. Actually, may mga ano kayo dito? May mga options pa nga kayo, May mga options kayo dito. Pwede kayong pagpilian, okay? So, pwede kang makareceive ng importanteng news. Pwedeng good news, ha, about money sa career mo. Pwede ka rin may ma-encounter na fire sign. Pwedeng babae, Aries, Leo, Sagittarius na kapareho mo. Pwedeng energy mo lang to, Aries, no? So, ayan, ano, maging confident ka, Aries, itong last week ng June. Kung gusto mong magkaroon talaga, ma-achieve tong full potential when it comes to your career, when it comes to business, or anything na gagawin mo, no, kailangan maging confident ka. Ano yung, syempre, ikaw yung nakakalam, ano yung kakayahan mo, yung potential mo, no? At saka kung paano mo siya gagamitin and paano mo siya i-enhance. Okay? So, yan. Ang keyword for you is to be confident, no? Kung anong kaya mo, kung anong meron ka, flaunt it, no? Be proud kung anong meron ka at saka maging alam, dapat alam mo na kung ano yung mga bagay na kung saan ka mag-excel, no? Huwag kang mai-intimidate basta-basta to try new things. So, yan yung mga nakifeel ko. Okay, so ito yung binabanggit ko. Pwede kayo, yung iba sa inyo dito, pwede kayong mapagastos ng wala sa oras kung hindi kayo mag-iingat sa Seven of Cups. Okay? Or pwede kayong magkamali sa decision making, no? Pwedeng
baka mapili nyo yung bad choice or magkamali kayo sa decision nyo itong last week ng June. Okay? So talagang yung iba sa inyo dito, you are moving away, you're turning a back from something, and it seems na confirmed yung tungkol sa relationship nyo, yung breakup, separation. So yan. So talagang marirealize ninyo na talagang wala na eh. Na kahit na anong gawin ninyo, hanggang dito na lang to. At saka parang wala lang saysay pa na magstay kayo dito. Okay? And nakikita ko na magiging stable yung finances mo. At least itong katapusan ng June, no? Itong last week ng June ay magiging covered lahat yung expenses mo. You won't have to worry about money sa mga pambayad ng bills. So ayan, ang ganda. And for your closing message, Aries, let's see kung ano sasabihin ng deck na to. There's something better daw. There is something better, Aries, for you na naghihintay. So, ayan. It's up to you to find out ano tong itong bagay na mas maganda na naghihintay para sa'yo. Okay? Thank you so much for being here, Aries. No? Don't forget to comment, like, share, subscribe, and tap the bell icon. Take care and kita-kits sa ating next reading.